have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Na gumagalaw at kumikilos kapag siya po ay tumayo at nagsalita. Marami na siyang mga probinsya na kung saan po ay naikot. Nakarating na rin siya sa iba't ibang bansa at talagang ginagamit siya ng Panginoon mightily. At ako'y naniniwala na lalo siyang gagamitin ng Panginoon mightily sapagkat siya'y nagbigay ng kanyang buhay. Kaya ngayong umaga po ay handa natin ang ating mga puso. Kalimutan natin yung ating mga problema at i-focus natin yung ating pandinig sapagkat naniniwala po ako ngayong umaga may dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Bigyan natin ang God bless you. Welcome ang lingkod ng Diyos. Sa apostol, pretty ka rin nyo. Hallelujah. Tawagin po natin si napakasarap makabaling sa lugar na ito. Amen? Wala ng tao. Mukhang maganda ang hiyalaan sa akin ng bawat isa. Hindi na maalis yung tingin sa akin. Sabi ko, napakasarap bumaling sa lugar na ito. Hindi sa naman sa inyong mga puso. Amen? Praise God. Kaya na natatabunan niya ang tama ng pulpito. Pero okay lang. Sige. Ay, ito natin ito kayo. Yeah.
1 Corinthians 4:15.
Even though you have 10,000 gardens in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I became your father through the gospel. Even though you have 10,000 gardens in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I became your father through the gospel. Kailangan po natin ng magulang. Tama po ba? Kaya lahat ang tao nito. Glory to God. Ang sabi ko po, kailangan natin ng magulang. Sino dito yung mga magulang? Parents. Yan tayo lahat. Sino dito yung may mga magulang? Sino dito yung gusto ng maging magulang? So tayong lahat ay kinakailangan ng magulang. Amen. At kung magkaminsan kahit na ano na yung edad natin, ay kinakailangan pa rin natin ng ating mga magulang. At maging sa pang-espiritual na pamumuhay, ay kailangan natin ng magulang. We need spiritual parents. Amen po ba? Tao pa po ba rito? May nakakaunawa nga po sa akin, ipumalakpang ako ng malakas. Sa kanto ng Genesis 14:17 hanggang 20, Genesis 14 verse 17 hanggang 20, makikita natin dito si Abraham. Si Abraham ay isang patriarka, isang lingkod ng Diyos. Si Abraham ay, kung tawagin, ay exalted father. Tinaas na ama, and later on, he became the father of many nations, ama ng maraming bansa. Alam na alam natin si Abraham ang pinagmulan ng bansang Israel. Tama po ba? Sa kanyang pagiging patriarka, sa pamagitan ng sa mamamag, kahit na siya ay isang lingkod ng Diyos, o sa kabila na siya isang lingkod ng Diyos at pinagmulan ng isang bansang Israel, kinakailangan pa rin niya ng spiritual father. Amin po ba? Somebody that will bless him, somebody that will encourage him. At makikita natin sa aklat ng Genesis chapter 14, makikita natin na siya po ay sa Genesis chapter 12, makikita natin siya po ay nagmula sa saan ba saan nagmula si Abraham? Sino nakakaalam? May limandaan ako rito. Saan ba saan nagmula si Abraham? Gagawin ko ng 1,000. Si Abraham ay nagmula sa bansang Mesopotamia. Na bandang huli ay tinawag na Babylon, na ngayon ay Iran. So Abraham was once an Iraqi. Dati siya Iraqi, dati siya taga-Babylonia, dati siya taga-Mesopotamia. At ang sabi ng Lord, iwanan mo ang bansang iyan at gagawin kitang isang dakilang bansa. At ito nga po yung bansang Israel. At sa kanyang pag-ari sa kanyang bansa, no, ang tanging kasama niya ang kanyang asawa na si Sarah. At sumama rin yung kanyang pamangkin na si Lot. At ang oras na iyon, si Lot ay pinagpala ng Diyos. At pinagpala din ng Diyos si Abraham. Kaya naman pinagpala ng Lord si Lot, sapagkat yung blessing ng Lord kay Abraham ay na-import kay Lot. Sa dami na po ng kanilang mga ari-arian, kinakailangan nila maghiwalay sapagkat ang kanilang mga tauhan ay nag-aaway-aaway. At noong oras na iyon ay pinili ni Lot na manirahan sa Sodoma at Gomora. Ibig po ba? Alam niyo ba yung lugar na iyon? Galit si Manny Pacquiao sa lugar na iyon. A place of homosexual people. At noong oras na iyon ay may mga nanatok sa Sodoma at Gomora at sa mga kaalay nito at napasama rito ito pong si Lot at ang kanyang pamilya. So wala namang magawa si Abraham kung hindi tulungan, pakisabi tulungan. Tulungan si Lot. At sabi kong ganoon, 318 trained men ni Abraham ay kinasa niya upang tulungan si Lot. At itulungan nga niya si Lot at muli niya nga naibalik si Lot. No? At noong oras na iyon ay pagkatapos po niya na magwagi ay dumating po sa kanya si Melchizedek. Pakisabi Melchizedek.
Sino si Melchizedek? Saan siya hari? Meron ako rito ang 2,000 sa makakasagot kung saan hari si Melchizedek. Meron kang nakakaalam? Sayang ang 2,000. Gagawin ko lang 4,000 sa ang hari si Melchizedek. Si Melchizedek ay hari ng Salem na ngayon ay Jerusalem. Biglang-bigla ay dumating si Melchizedek upang sa ganoon ay i-bless si Abraham. Itao pa hukad ito para i-bless si Abraham. So mga minamahal, makikita natin na hindi biro yung malayo si Abraham sa kanyang bayan, sa kanyang kababayan, at sa kanyang pamilya. At ang oras na iyon ay hindi biro ang kanyang sinusuong na siya po ay napapalaban. Hindi biro ang kanyang sinusuong na siya po ay pupunta sa lugar na hindi naman niya, hindi siya pamilya sa lugar na iyon. May tao pa huma rito. At ang oras na iyon ay dumating sa kanya si Melchizedek. Pakisabi Melchizedek. At anong ginawa ni Melchizedek? Siya po ay binless, pinagpat. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 40, beginning verse 17 hanggang 20. Alam ko po kayo po yung mga matatalino, pero mas maganda ilista ninyo ang mga versikulo ng ating pinag-aaralan upang sa ganoon pag-uwi nyo ng tahanan ay muli nyo masahin. Amin po ba? Ang ating text ay 1 Corinto 4:15 na tayo ngayon ay nasa Genesis 14 verse 17 hanggang 20. Again, ang ating text is 1 Corinthians 4:15 at ngayon ay nasa Genesis 14 verse 17 hanggang 20 tayo. After Abraham returned from defeating Kedor Laomer and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shavuot. That is the king of Bali. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed Abraham, saying, "Blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand." Then Abraham gave him a tenth of everything. So may kita natin, lingkod na ng Diyos si Abraham. Amin po ba? Isang patriarka, isang tinaas na ama, isang ama ng maraming bansa. Sumasama niya ang Diyos. No? Pinapagtagumpay ng Panginoon sa lahat ng kanyang laban, wala sa pagiging mahirap siya pinagpala ng Diyos. But he needs somebody to bless him. Amen. He needs somebody to encourage him. Kitao pa po ba nito? At yun nga po, mga minamahal, walang iba kung hindi si Melchizedek. We need spiritual parents. As we are in need of physical parents, we are also in need of spiritual parents. Kailangan din natin ng mga spiritual na mga ama. Naunawa po ba niyo yung dinutukoy? Sabi ni Apostol Pablo, napakarami niyong tagapag-alaga. Pero isa lang ang inyong ama, ako yun, sabi ni Apostol Pablo. Pinapakilala ni Ama Apostol Pablo sa kanyang mga anak that though you have many guardians, though you have many advisors and teachers, etc., but you have only one Father in Christ, and that is me, sabi niya. And despite na itong si Abraham was a man of God, no doubt about it. Pero he needs somebody to bless him, to encourage him, and that is Melchizedek. Yan po si Melchizedek. Kailangan dumating si Melchizedek sa buhay niya para pagpalain siya. Dala-dala niya yung tinapay ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Dala-dala niya yung wine ang ibig sabihin at a symbol of the Holy Spirit. He was priest of the Most High God, sabi ng Biblia. At walang ginawa itong si Melchizedek, hindi pagpalain siya. Katao pa ba dito? Anong ginawa ni Abraham? Ibinigay niya ang kanyang? Ito po, pakisabi ito po. Ang mga tunay na Kristiyano ay naging ito po.
At ang sabi nila, ikaw po ay hindi Biblia. Mali. At ang sabi nila, ang ikaw po ay nasa Moses lang yan. Mali. At ang sabi nila, ang ikaw po ay nasa Old Testament lang yan. Mali. At ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang ikaw po kanino po. Kahit, kahit ko sa akin. Ikaw, pahulog ito. Yan. Ano po ang dahilan? Bakit niya ibinigay ang kanyang ikaw po kay Melchizedek? Sapagat ibinagunin niya ito bilang kanyang somebody that is overrated. Hindi po ba? Nasa iba po niya. Ikaw, pahulog ito. Hindi siya manghinayang. Hindi siya nanghihinayang na ibigay. No? Sa nakatataas sa kanya ang kanyang ikaw po. Kami po ba? Pag tayo po'y nagbigay sa Panginoon, anong nangyayari sa atin? Tayo po ay binibless ng Lord. Luke 6:38, at as we give, we shall receive. At ang sabi ng Biblia, umaapaw, siksikligli, at walang sukat. At dito po natin nakita na si Abraham ay lingkod ng Diyos. Ganun kinakailangan niya ng Melchizedek para siya magpalari. Sa aklat po ng Exodus chapter 2, makikita mo natin. Kilalaman ninyo si Moses? Sinong nakakilala kay Moses? Meron akong 5 piso. Kasi kilala na ninyo. 5 piso na ba? Kumuhan mo. Alam na alam natin si Moses, ang kanyang pangalan ay nagmula sa tubig. Draw out from water, ibig sabihin ng Moses. Sapagat siya, isang Israelita na inumbon ng prinsesa ng Egypt, no? At siya ay naging si Moses. Pagkaman siya isang Israelita, na ito rin siyang Egyptian, lumaki siya sa kaharian, isa siyang prinsipe, a prince of Egypt. Pero alam na alam niya kung ano ang tawag niya, alam na alam niya kung sino siya in the eyes of God. Kaya naman ang oras na iyon, merong Egyptian na gustong saktan ang isang Hebreo. Anong ginawa ni Moses, the prince of Egypt? Pinatay niya o napatay niya yung Egyptian. At ito ay nabalitaan ng Pharaoh, the king of Egypt. Kaya naman anong nangyari kay Moses? Si Moses po ay pansamantalang umalis ng Egypt. At siya po ay saan siya napunta? Sinong nakakaalam? Meron akong 5 libo. Sa lugar ng Midian, napunta siya at siya po ay ginugkog. At sino ang gumugkog kay Moses? Si Jethro. Magsay na yung 5 libo. Si Jethro. Si Moses ay lingkod ng Diyos. At dinibara, sabi niya, walang pwedeng tumulad sa kanya. Si Moses ay nakita niya ang Diyos. Siya lang ang taong nakausap at nakakita sa Panginoon. Amin po ba? May tao pa po ba dito? A humble man, sabi nga ng Biblia. Ang mga Israelita, nakita nila ang miracles na ginawa ni Lord. Pero tanging nakakilala sa Diyos, iba na iba kundi si Moses. Pero sa kapila ng si Moses ay lingkod ng Diyos, kinakailangan niya ng isang mag-aaruga sa kanya. At ang nag-aaruga sa kanya ay walang iba kung hindi si Pietro. Nakikinig po ang bata. At sa pini ni Pietro, 4 na taon sa ritong hinubog ng Panginoon through Pietro. Truly the Lord will be the one to disciple us. But the Lord will send somebody, no? A delegated authority coming from His heart, born from His heart, to train us, to disciple us, and to equip us. Bagaman totoo na ang Diyos ay direktang tayo nilitrain, hinuhubog, pero kailangan padalan tayo ng Panginoon ng kanyang totoong lingkod upang hubugin tayo. Tao ang mga dito. Ano ba gusto masagot? Amen. Kaya ginawa ng Panginoon, hindi ito isang accident lamang. There's no accident in the eyes of God. All things are planned by God. Bagamat gumagawa minsan ang diablo ang nagpaplano, but the Bible says in Romans 8:28, all things work together for good to those who love Him and called according to His purpose. Bagamat gumagawa minsan ang tao ang diablo ang nagpaplano, pero sa huli,
nananaig pa rin ang plano ng Panginoon. Amen! Hinapong na ako na may pumatakbang ng malakas. Bagaman siya yung hibot ng Diyos, kinakailangan niya ng Pietro. Amen! Not just as a father-in-law, but as a spiritual father, upang sa ganoon i-adapt siya. Tao, pangyayang iba. Upang sa ganoon ay ampunin siya, hubugin siya at itrain siya. Kitao, pangyayang iba. Sa gitna lang siya'y nangangailangan, ay kinakailangan niya ng taong pumupot sa kanya. And listen very carefully. Ang mga totoong mga magulang ay hindi nagpipresinta ng kanilang sarili. Amen. Hindi pinagsisiksikan ng kanilang sarili. Pero sa sandali ng kanilang mga anak ay mga ilangan at tumakbo sa kanilang mga tunay na mga magulang. Walang magagawa ang mga tunay na mga magulang. Open arms. Tatanggap po yan. Amen. Amen. Naalala ba ninyo yung kanta ni Brady Aguilar? Sabi nga, nung bata pa, tinitinglahan ng nanay, pinabaybayan para huwag tamuan ng langaw at lamo. Amen. Pero nung lumaki, no, iba na ang naging buhay. Pero bandang huli, kanino siya tumakbo at sa kanyang pagsisisi, kanino siya bumalik. Amen. Hindi ba sa kanyang mga magulang? Yes. Ganito ho tayong mga magulang. Maaaring ang ating mga anak ay itanggi tayo, itakwil tayo, limutin tayo. Pero sa sandali, kailanganin nila tayo, nandito tayo bilang mga magulang para sila arbalin. Tama po ba? At mamalakpak nga po yung mga totoong mga magulang at may mga tunay na mga magulang. Naalala ko nga po yung isang kwento. Siya po ay isang mabuting nga ama, single parent, wala na yung kanyang asawang babae. At pinapalaki niya ang kanyang anak sa isang maayos na pamumuhay, pinadala sa isang maayos na eskwelahan. Pagamat nagigirap siya, nagtitiis sa kanyang paghahanap buhay, sinigaw niya ang mapag-aaral ang kanyang anak. At minsan yung kanyang anak ay binigyan niya ng bag. Ay nakalimutan niya, binata na pala yung anak niya. Yung bag na binigay niya, meron pang katangang Doraemon. Kilala mo si Doraemon? O, hindi na ako magbibigay ng pera kay Doraemon. So, galit na galit yung kanyang anak. Tatay, binata na po ako. Bakit yung bag na binili mo ay may tatak ng Doraemon? Sana man lang, pero class of class or Dota. Sa mga tito na ako na umali ngayon. So ngayon, yung kanyang anak ay nagrebelde at napasama sa hindi magandang pamumuhay. At dumating ang time, yung kanyang anak ay napaaway sa isang rambol. At nakita ito ng tatay. At nung nakita ng tatay, sumugod siya at ang sabi niya, bakit mo inaaway yung aking anak? At ang ginawa po ng ama, siya po ang lumaban para sa kanyang anak. At ang nakalulungkot, si tatay po ay napatay. At doon na-realize ng anak na maaaring may pag-uulang ang kanyang ama. Pero ang kanyang ama, kasandaling kailanganin siya, ibibigay ng ama ang kanyang buhay para sa kanyang ama. Amen. Nakakailangan si Abraham, at the true father will come to him and bless him. Nakakailangan si Moses, and a true father will accept him, will adapt him, train him, and equip him until na siya ay mahubog at dumating sa kanyang kalagaya. Nakikita po natin yan sa aklat ng Exodus chapter 2. Pakilista po ninyo, alam ko po kayo po'y matatalino, pero napakagandang ilista po ninyo sa Exodus chapter 2 verse 11 hanggang 25. Exodus 2:11 hanggang 25. At nang si Moses po ay nagpasya na bumalik ng Egypt para tingnan ang kalalagayan ng kanyang mga kababayan, binasbasaan ni Pietro si Moses.
At doon, ginampanan ni Moses ang kanyang tawag, nilabas niya ang mga Israelita out of slavery from the hands of the cruel Egyptians. At nahoror sa iyon, sa kanyang pamumuno sa bansang Israel, naisipan ni Jethro na siya ay dalawin kasama ang kanyang pamilya ni Moses, katao pa huma. At sa pagdating po ni Jethro, sa piling muli ni Moses, Exodus chapter 18, Exodus 18, 13 to 27, hindi ko na po babasahin, ikaw na lang mo ang magbasa. Pagkatapos mo pong makinig at manood ng programa kita sa amin ng Panginoon o sa nagkalat nating DVD at sa ating internet. O sa internet, I mean. Pakibasa mo na lang ang Exodus 18, 13 hanggang 27. Sa makikita natin mga minamahal, totoong lingkod ng Diyos si Moses. He was anointed by God. The Lord did talk to him face to face. He has the power, he has the ability, and he has the anointing. Pero sa mga pagkakataon nito, may tao pa huma. Yan. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. May tao pa huma. At anong ginawa ni Jethro? Tinuruan siya, tinulungan siya. At ang sabi ni Jethro sa kanya, anak, maka-praise version, mahihirapan ka sa iyong ginagawa. Though you have clean intention and motives, pero hindi tama yung ginagawa mo. Pinapaagod mo ang sarili mo, pinapaagod mo yung mga tao eh. Yung tao pa mo. Kaya anong ginawa ni Jethro? Tinuruan niya si Moses na dapat niya gawin. Amin mo ba? Kinakailangan natin ng mga totoong mga magulang, a spiritual father, or a physical father, amin mo ba? Kasi darating sa mundo ng buhay mo, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Amin? Mag-boyfriend na ba ako? At ang sasabihin sa iyo, huwag muna, bata ka pa. Once ka pa lang. Hello? Ito ba ang pipiliin ko para maging kasintahan na namit ko sa Facebook? Sasabihin sa iyo ng iyong mga magulang spiritual father or mother, sasabihin sa iyo, huwag muna. Dahil, huwag para-para, hinay-hinay lang. Ikaw ang mga ito. Alam nyo, maraming napapariwara sa buhay na ito. Maraming hindi nakakatapos ang pag-aaral. Maraming nagpa-backslide. Maraming hindi nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At maraming hindi nagagamit ni Lord mightily effectively sapagkat walang nagpapayo sa kanila. Wala silang natatakbuhan para gabayan sila. Amen. Kaya napakaganda ng puso ni Moses. Ang ginawa ni Moses ay nagsubmit siya sa leadership ni Jethro. Not just a father-in-law, but a spiritual father. Amen po ba? Kitawa ko ba dito? Generally, may mga teachers. Taas nga po ang kamay. Alam, wala kayo teachers dito. Meron ba kayong mga guro? Ang aking mga anak, lahat sila ay nag-aaral sa Christian school, private Christian school. At nagpapasalamat ako sa Diyos, sumako sila mga maraming awards, medals, and trophies. Until now, yung dalawang anak ko ay nag-aaral pa rin. Sila ay mga honor students, mga class presidents. Mga student council, yun yung pangalawa kong anak, until now, student council president pa rin siya. Nag-aaral ng UST, kumukuha ng legal management. So last president, honor student, then this listener. Nakikinig pa po ba tayo? Pero, anong humay ninyo, lalo na sa kasing school, pag nakakausap ko yung mga teacher nila, tao pa humay nito. Lagi ko sinasabi sa kanilang mga teachers, sa aming tahanan, kami po ang kanilang mga magulang.
Pero pagdating dito sa eskwelahan, kayo po ang kanilang mga magulang. Amen. Gawin po ninyo ang buong tungkulin ninyo para mahubog ang aking mga anak. Sapagkat sa aming tahanan, ako ang kanilang, kami ang kanilang mga magulang kasama si Mrs. Pero pagdating sa eskwelahan, kayo po ang mga magulang. Kaya tao pa po kanina. So ano mong ibig tungkulin? We need parents. In the flesh, and we also need the parents in the spirit. Ito ang pag-upan nito. Kailangan natin. Sa ano pong ibig kong tukuyin, mga minamahal? Kung itong si Abraham ay kinakailangan niya ng tao na kapwa na lingkod ng Diyos to bless him, to encourage him, and in the midst of his loneliness, to comfort him. Sa gitna ng kanyang kalungkutan ay sinibigyan ng kaaliwan. Kung paano kinakailangan din ni Moses si Pietro upang siya ikukupin, itrain, equip, at pagkatapos ay turuan sa dapat niyang gawin. Ganon din naman tayo mga kinamahal. Amen po ba? Kinakailangan po natin ng mga tunay na mga magulang. Amen? At makikita ho natin sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 2, verse 5 to 9. 1 Thessalonians chapter 2 verse 5 to 9. Tingnan po natin. Sa una, Thessalonica chapter 2 verse 5 to 9. 1 Thessalonians chapter 2 verse 5 to 9. Ayan. Sige. Ayan. Kaya kayo tayo para? Ano pangalan mo? Jeffrey. Sige. Mga Jeffrey to, magandang lalaki. Amen, amen. Yeah, ito. You know, we never use flattery. What does flattery means? Hindi kami gumamit ng mapagdarayang pananalita. Alam niyo, mga bata, tapat niyang bata eh. Tama po ba? Pag nakita ng bata, yung mukha mo puro tagyawas sa bisay ng bata, ay, puro pimples. Tapat niyang bata. Pero subukan mo magtanong ka sa kaibigan mo, marami ba akong pimples? Oh, wala, wala. Pero pagsama ko, takong pimples na. Pag tinanong mo sa kaibigan mo, bagay ba sa akin yung kasuotan ko? Ang ganda mo dyan, bagay. Pero itanong mo sa bata, eh, para kang ano? Para kang suman, hapit na hapit. Kasabihin sa'yo. E yan ang ibig sabihin ng flattery. Hindi namin gumamit na mapagkunwari, mapangtarayan sa kita. Gumamit kami ng tamang pananalita. Nor did we put a mask to cover up greed. Hindi rin kami nagtakip ng aming mga mukha upang itago ang aming kasakiman. Tatao pa ho ba? Ako'y napaharap ng nakaraan sa barangay ang coordinator. Baliktad eh. Ayon sa mga kasama ay hindi na. Pero ganun pa man, kahit balik na rin nila, panalo pa rin ako. Amen! Tawag pa mo ba rito? Palakpakan natin sino. At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi kami mga sakin. At ang sabi ni Apostol Pablo sa alat ng gawa, 20. No? Simula roon sa 24 at mga sumusunod ng mga talata, hindi ko na po babasahin lang, hindi na ganag tayo pakilisan na lang. Hindi ko pinagnasaan ang anumang yaman ninyo, sabi niya po sa Pablo. Ako'y naglingkod hindi dahil sa kayamanan, sabi niya po sa Pablo. In fact, I have dual citizenship. Romano ako, tsaka Hudyo ako, isang Pariseo, pero ang lahat na ito'y iniwan ko. Ako'y isang Benjaminite. Ano yung sabihin ng Benjaminite? Nagmula ang unang hari ng Israel sa Benjamin at yan ako ang sabi niya. Hindi ordinaryo ang pagkatao ko, hindi ordinaryo ang pinagmulan ko, hindi ordinaryo ang pinanggalingan ko, pero ang lahat ng ito'y iniwan ko. At hindi ako alter sa kayamanan, pero ninyo anumang meron kayo. May tao pa ho ba dito? At hindi ako nagmaskara
para sa sasakyan ninyo, para sa inyong mga anumang meron kayo, amin po ba? Nor did we put on a mask to cover up him. Kasi gusto niyo ano? Pakisabi natin totoong tao. God is our witness. We were not looking for praise from men. Nakikinig pa ba tayo? Hindi kami after sa mga palakpak ninyo. Hindi ka kami after sa mga papuri ninyo, ano mamang inyong mga pagdakila sa amin. Hindi namin hangarin yun. Kaya sa mga gustong maging totoong lingkod ng Diyos, isang puso ito. We were not looking for praise from men, not from you or anyone else, as apostles of Christ. Patiin eh, oh. Alam mo siya, Apostol Pablo, humble yan eh. Pwede siyang tawagin, brother, huwag lang sister. Kahit ano itawag mo sa kanya, pwede. Pwede mo siyang tawagin servant. Pero alam niya, Apostol Pablo, ang tawag niya at ang mga tawag nila. At ano sabi niya, as apostles of Christ. At basahin mo ang banal na kasulatan at salitang pastor ay isang beses mo lang nabasa sa Biblia. At walang pastor na binanggit sa Biblia na pangalan. Dahil ang mga ang totoong iglesia ng Diyos ay pinamumunahan ng mga apostoles. Sa aklat po ng Mateo, Jesus, at mga sumusunod ng mga talata, ang Panginoong Hesukristo ay pumili ng 12 pastor. Tama? Tama? No, amen. Apostol. And the true church, the true church must be under the apostles of God. Basahin natin ang banal na kasulatan mula Mateo hanggang Revelation. Makikita natin ang iglesia ng Diyos ay pinukunahan ng mga apostol. As apostles of Christ, we could have been a burden to you, but we were gentle among you. Alam mo, pwede bilang mga apostol, pwede na kami magpaawa sa inyo, kumuha ng simpatsya, kumagsika-sika. Okay, pag nakaawang kayo. Pero hindi ganun, sabi ng Apostol Pablo, hindi kami naging mabigat sa inyo. Amen? E tama mo ba dito? Di ba tayo, mga magulang tayo, hanggat maaari kahit puti na yung buho natin kinulayan, di ba ayaw natin maging mabigat sa ating mga anak? Yes. Ang totoong mga magulang ayaw maging mabigat sa kanilang mga anak. Nung meron akong dinadaan ng laban sa chapters, hindi ko sinasabi sa mentions, sinisigap akong kuna ng ako na lang ang lumaban at umayos ang busog na ito. Eh nung pati yung mga mentors ay ginugulo, pati yung mga hindi taga-mentors, pati mga Taguig Manila, Taguig-Balipag, Taguig-Pasig, Taguig-Baliches ay ginugulo pinupuntahan. Eh wala na akong magagawa kundi magtanggol. Amin po ba? Sapagkat ayaw natin naging kabigatan na ninyo mga tao. Minsan tayong mga lolo't lola, kahit may mga edad na tayo, nag-aalaga pa tayo ng mga apo. Amin? Yes! Kaya ang tawag sa atin, mga apostol, tagapag-alaga ang apo. Yes! At tayong mga lolo't lola, sinisigap natin buhayin yung ating mga anak. At bilang yung ating mga anak, pati yung ating mga ito. Yes. Kaya nang sabi ng Apostol Pablo, hindi kami naging mabigat sa inyo. Yeah. Like a mother caring for her little children, we love you so much that we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well, because you have become so dear to us. Ito ang tatak ng mga totoong ama tinatak. Pakinig mo muna kayo sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, makinig muna tayo sa buhay. Kamukha ni Ate Kamu. Ang palatandaan ng mga totoong ama at ina at yung magnanasang maging gustong tunay na ama at ina
ang tata ng tunay na ama nila ay nagmamahal. Nagmamahal. Kami po ba? Pakisabi na po. Nagmamahal. At anong sabi ni Apostol Pablo? No? We love you so much that we were delighted to share with you not only the gospel of God, dapat pala nakapagkalaan ng kami, no? Hindi lamang po, anong sabi niya? Hindi lamang salitaan ng Diyos ang ibinigay ko sa inyo. Ang ibinigay ko sa inyo ay ano? Buhay. Ang mga nanay, siyang na buwan kayong inilagay sa kanyang tiyan, tama? Pero ang mga tatay, buong buhay kayong inilagay sa kanyang isipan kung paano kayo bubuhayin at palalakihin ng tama. Ulitin ko ulit. Ang nanay, siyang na buwan kayong dinala sa kanyang sinapungkunan. Pero ang tatay, buong buhay kayong dinala sa kanyang isipan kung paano kayo papalakihin ng tama at bubuhayin ng tama. Yes, hindi kami nadala ng 9 months in our wala naman kami ano eh, womb eh. Wala naman kami pag we have mind eh. At bilibig natin kayong rito sa isip namin kung paano kayo panalaki. Kaya gusto kong sabihin sa mga totoong tatay at nanay dito, ang ibinibigay natin hindi pera. Ang ibinibigay natin hindi edukasyon. Amen. Ang ibinibigay natin ay buhay. Pakisabi ko. At gusto ko sabihin sa inyong lahat, ang mga totoong mga maral ay hindi nagbibigay lamang ng salita ng Diyos at hindi lamang gumagawa ng himala. Ang mga totoong mga maral ay nagbibigay ng buhay. Yung merong nagpapalawa sa barangay, nakangahiya ang pagkakalabas. Napakasipag ko, sabi niya. Pabuti ka pa, may sahot ako pala eh. Gusto man sabihin sa akin. Itao pa ho ba rin? Gusto ba siyang tanongin eh? Naranasan mo na ba ang kumain ng basura? Gusto ko sana siyang tanongin eh. Kaya nang baka natin mapahiya, itao pa ho ba rin? Gusto kong sabihin sa inyo ang mga totoong amatin niyo ay hindi lang kayo pinapakain, hindi lang kayo pinubuha, hindi lang kayo pinapag-aaral kung ibuhay niya ang binibigay niyo sa ita. Ang totoong ina ay ganun din. At gusto kong sabihin sa inyo ang totoong mga mangaral ay hindi nagbibigay ng relihiyon, hindi nagbibigay ng doktrina, at hindi yung lahat basta-basta na mangaral gumagawa ng matitimting sermon. Alam mo kung paano gumawa ng sermon? Nag-aaral ako ng Bachelor of Theology. Nag-aaral ako ng Pastoral Course, Evangelist Course. Alam mo lahat yan. Parang character sketch sermon to victory, analytical sermon, to dispositional sermon. Alam mo lahat yan. Pero ang isang totoong mga aral, hindi doktrina, hindi sermon, hindi hermeneutics, homiletics. Magamat maganda yung hermeneutics. Alam mo? Nakinigin pa mo ba tayo dito? Ang totoong mga aral, hindi doktrina. Ang totoong mga mag-aawit, ang totoong mga manunutok, hindi lang basta awit, hindi lang basta tutok. Lalo ng mga totoong mga ngaral, hindi lang basta aral yan eh. Hindi lang basta-basta tayo ng Diyos, hindi lang basta-basta pastor-pastor yan eh. Amin mo ba? Ang mga totoong mga ngaral, ang totoong mga ilan, ama, ay nagbibigay ng buhay. And we were delighted to share with you not only the gospel of Christ or God, but our lives as well. Because you have become so dear to us, surely you remember, brothers, our toil and hardship. We work night and a day in order to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. May tao pa mo ba dito? Minsan ang isang mga ngaral darating sa atin, mga ngaral sa isip natin, isang napakigilang oras. Pero hindi mo alam na yung haba ng training niya, yung haba ng equipping niya, yung haba ng kanyang prayer at fasting ay hindi mo alam. Basta alam mo lang, nag-pray siya na papilasok.
tao pa humahin. Pagkaling natin yung magbasa sa verse, tatalon tayo dun sa may verse sa... tatalon tayo sa verse sa... 19 hanggang 20. 19 hanggang 20. At dito naman tayo magwawakas. Pero gusto na pa ituloy ko, okay na, magkakalas si COVID eh. Pero maigli na talaga ako mag-preach. Our joy or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes. Ano ba ang aming pag-asa? Ano ba ang aming kagalakan? Ano ba ang aming corona? Ano ba ang aming kaluwalhatian sa presensya ng Panginoon sa Kristo na kanyang kalamang pababalik? At ito ang sabi niya, is it not you? In that, you are our glory and joy. Kayo ang aming kagalakan. Kayo ang aming corona. Amin po ba? Sa mundong iba po na ito, ang mga totoong lingkod na Diyos ay hindi naghahangad ng kondo. Hindi naghahangad ng townhouse o mansion. Hindi naghahangad ng maraming salabi o biyahe buong mundo at buong Pilipinas. Ang mga totoong lingkod na Diyos ay hindi naghahangad ng pagkamal ng salabi. Dahil nga lamang napakabuti ng Diyos, nagbibigay siya ng reward. E nagkaroon kami ng couples fellowship. Tinanong si Mrs. si Pastor Rami, anong paboritong pagkain ni Pastor Rami? Sabi niya, noodles. Sabi ko, hindi. Kaya lang naging paborito ko yan, wala tayong makain. Noodles sa umaga, noodles sa tanghali, noodles sa gabi. Dumating sa mundo ng buhay namin, tuyo ang ulam namin. Hanggat may nasa yung tuyo, sinisipsip mo pa rin. Sabay, sobo ng hanin. Sobo ng hanin. Nag-aaral yung panganay kong anak. Sulsi ang mga kasuotan. Mahaba ang buhok, walang pampagupit. Baon niyang hotdog na naglagsak sa simento. Sabi ng teacher, tabi ka. Pero pinita pa rin niya, hinugasan sa siyang kinain niya kasi malasang baon. Bata siya, hindi siya nakatikip ng mga mamahaling gatas. Pinitili niya, soy milk. Yung pangalawa kong anak, sinugod ng ospital, nagdidiliryo. Mabuti na lamang, merong attending. Kinugtog kami sa Fort Bonifacio na hindi kami dapat tugupin doon dahil hindi naman kami mga sundalo. Kinugtog kami roon at ang sabi ng doktor, sira ang tiyan ng anak mo. Kung ano-anong gatas pinapainom mo rito, no? Sabi ko, opo. Kasi wala kaming pera. Kung ano yung gatas ay binibigay ng mga atendi, yun lang ang dinidede ng anak ko. Kaya yung anak ko nagdiliryo. Ano? Kita ko pa mo ba dito? Pero mabuti ang Diyos, hindi laging ganun. Amin po ba? Ang sabi ko, hindi laging ganun. Nakaranas ng biyaya ang aming pamilya at ang aming mga anak. Nung kami nagtitiis at sumisipsip ng ulo ng tuyo, ang sabi nila na sa amin, akin! Isaya po yun. Kairo man, kalulungoy din ng umahap. Sabi na rin. Ano kayo naging mga totoong lintod na Diyos? Ang hihirap ninyo. Ikaw pa ho kami to. Nung kami naman ay pinagpala at gumanda kami, pag-ogi kami, iba na yung naging hawak namin. Sabi naman nila, gandao, gandao. Wala ko nang pumuntahan sa manong ako na ito. Pero ang totoong mga lingkod ng Diyos at totoong mga magulang, sino din totoong mga magulang? Taas ang kamay. Magulang ka, pero hindi yung magulang. Ano ka, hindi ka. Tayo ba? Sino yung gustong maging totoong mga magulang? Parents. Yan yun. Hindi ang pagpapayaman, hindi ang pagsikat, hindi ang pagkamal at pagkamit ng ganito. Kayo ang aming karangalan. Kayo ang aming kagalakan. Ang mga totoong lingkod ng Diyos, makita niya ang mga tupa na kasama sa Rapture of the Jews.
ang mga tupay na nanagdagan at tumadami, ang mga nalilino ng landas ay bumabalik, ang mga nagpo-fall ay na-reduce na muli, ang mga ating hindi na-equip at nagagamit ng Lord para hindi effectively despite the lapot. Yan ang kagalakan ng mga totoong ito ng Diyos. Kayo ang aming kagalakan. Kayo ang aming kagalakan. Kaya dapat mailagay natin ito sa ating mga puso't isip bilang mga Kristiyano. Alam mo, magandang tumataas ang grades mo eh. Pero mas maganda, born again Christian, dumadami ang solving mo. Amen. Maganda na nakakatapos na ng pag-aaral mo. Pero mas maganda na naglilingkod ka sa Diyos. Amen. Eh kaya yung panganay ko kapatid, ay panganay ko kapatid, panganay ko manak, sumara tayo ng kapatid eh. Alam mo, 5 years na yan ang anak ko eh. Graduating na ng engineering. Kapag hindi nagtapos, magpo-full-time na lang. Eh, nabayaan ko na. Eh, kung ibang tatay yan, ano, kapusin mo na. Sige na, konti na lang naman yan eh. Pakinusin naman. Wala tamang pagluha eh. Mas minahal niyang paglipunan ng Diyos kaya kung pwede sa kukuha ng diploma eh. Ang tao pahulog kami. Ibinan ako sa aking mga anak, eh, sino mga ako nyo, gusto nyo mag-aaral. Pag ayaw nyo, napaalala ang Diyos sa inyo, at kung gusto pa nyo, sige. Kung hindi nyo naman magagamit yan, at maglilipot kayo sa Panginoon, at least, pinag-aaral mo kayo. Ginawa ko yung aking mga anak. So mga minamahal, anong itutukuyin dito? Ang totoong mga magulang, buhay ang binibigyan. Kaya kung hindi pa kayo ready para maging mga magulang, huwag muna, aral muna, ikot muna sa mga bata. Dahil pag naging mga magulang na kayo, buhay na ibibigay mo sa inyong mga anak. At tayong mga naglilipod kay Kristo, buhay na ibinibigay natin, mga kapatid. At ang mga totoo, spiritual fathers and mothers, na kung saan dinadala tayo at pinupuntahan natin, yan ay mga nagbibigay ng buhay at patuloy na magbibigay ng buhay. Sapagkat paano kang bubuhay kung hindi mo naranasan ang buhay ng Panginoon sa Kristo? Amin po. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kayo ang aming kagalakan. Kayo ang aking karangalan. Hindi yung makaikot kami ng buong mundo, hindi ito ang aming karangalan. Hindi yung magkaroon kami ng kondo, taong-taong sumansyon at maraming pera, hindi ito ang aming karangalan. Ang karangalan namin ito. Ang kagalakan namin ito. Alam nito ng mga lolo at lola, alam nito ng mga nanay at tatay. Pag nakikita nila yung kanilang mga anak, mga apo na sa magandang kalagayan, pwede nilang sabihin, pwede na akong kunin ng Diyos. Totoo po. Kasi nakita mo na yun, nasa ayos yung anak ko at mga apo ko. Pero pag hindi mo nakikita hindi ayos, ay naku, huwag mo na akong kunin ng Panginoon. Ako nakita ko sa nanay mo yan eh. Bago siya umuwi sa Panginoon, yung abo niya, tinitingnan niya talaga yung kalagayan eh, at binigyan namin siya ng assurance na huwag mo kayong mag-alala sa inyong ako. Hindi mo na yung mababayaan. Tapos kinausap niya yung isa niyang ako sa pangalay niyang ako, magbago ka na sa akin. Upo-upo sa akin naman na sa akin. Nung narinig ngayon, humingi niya sa Panginoon. Amin po ba? So alam mo, ibig mong tungkulin dito. Kailangan natin maging mabuting mga magulang sa darating na kanaman. At kung tayo mga magulang, maging mabuting magulang tayo. At sa ayaw natin sa gusto, si Moses man tayo, si Abraham man tayo, o sino man tayo, whether we like it or not, God will give us spiritual parents. And God will send us to our spiritual parents. Hindi po ba? At ang sabi ko nga kanina, it's nice to be back and it's nice to na makamakapan yung muli. Amen? Sabagat hindi mo naman pwede ipagmalaki ito. Ako naman ang nagturo sa inyong magpalayas ang demonyo. Hindi mo naman pwede ipagmalaki ito. Ako naman ang nagturo sa inyong purapasanday-sanday-sanday. Hindi mo naman ito pwede ipagmalaki sa inyo. Ako naman ang nagturo sa inyong umakit sa mayat sa Panginoon na matititit. Hindi mo naman pwede ipagmanalipad, hindi mo naman pwede buhatin yung bangko ko.
Kaya ako naman ang nagturo sa inyo na magkabarkan at pagbaro at paglaging ng Diyos. Though you have so many guardians, you have only one father sa paglagay niya sa tawag niyo. That is me. Amen po ba? At ako'y punin po balik, hindi ako nagpresenta sapagkat ako ang tunay ng Ama. Ang lahat ito po. Habang tayong lahat ay nakayamot na kapitid. Sige po, bow down our heads and close our eyes. Habang tayong lahat ay nakayamot na kapitid, ikaw ay nakit na natitinig at nanonood. Meron ka bang sakit? Meron ka bang karamdaman? Meron ka bang pinag-aalala? Meron ka bang kinakatakutan? Meron ka bang problema pagsubok laban ng buhay? Hindi ka babaligtas na sa bisyo at kasalanan at hindi ka papasok ng kalawitan. Meron kang tunay na mawalang iba ang Diyos namang sumasala. At ang Diyos namang ito ay nagkagawang tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus sa Kalbaryo para maranasan ko ang lahat ng ito. Bagaman siya ay tunay na Diyos ay hindi nagpilit na manatili kapag tayo ng Diyos. At natagpuan siya sa isang anyo, hindi lamang tao, hindi isang kalibi. At nagpakababa hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Bagamat napakayaman niya, siya'y naging mahirap. At bagamat siya'y walang sakit, tumanggap siya ng maraming sakit. Bagamat siya'y walang kamatayan, pansamantala siyang namatay. Ang kanyang layunin ay para bigyan tayo ng buhay walang. Para tayo linisin sa ating kasalanan, patawarin, bigyan ng bagong buhay. Para pagalingin tayo sa ating mga sakit at karamdaman. At sa ating kahirapan, iangat ang ating pamumuhay. At sa mga problema ang ating dinadatas, tayo tulungan at bigyan ng karamdaman. Lumapit kayo sa akin ngayong mga nahihirapan na pabagal at nabibigat ang lumahan. At bibigyan mo kayo ng kapahingahan. Kaya kung sa oras na ito, ikaw ay narito, nakikinig at nanonood, hindi mo pa sinusurrender ang buhay mo kay Kristo, gawin mo na ngayon. At kung minsan ito'y sinurrender mo na sa Panginoon, pero hindi na nga, ganapin mo na ngayon. Kung ikaw ay naligaw at nalihis ng landas, babalik ka na ngayon. At kung sa buhay Kristiyano at paglilingkod mo, nagpapapetek-petek ka lang, magkawin ka na ng malamit ngayon sa Panginoon. At kung sa oras na ito, hindi ka fully committed sa Panginoon, gawin mo na kayo. Bago maging huli ang lahat sa buhay mo. Sabi nga ng isang kapatid, Lord, itong nalalabi kong buhay, ipapagamit ko na siya. Nasayang na ito nung nakaraan at nakalipas. Pero ngayong nabuksan na ang aking puso't isip, ipapagamit ko na ito sa iyo. At ang sabi sa akin ng Panginoon, anak, hindi na kita gagamitin sa huling kapanahunan ito, kundi hahamon ka at makitarin ka upang sa rinsin natin ay magpagamit sa Panginoon. Kaya sa oras at araw na ito, isusuko natin muli ang ating buhay sa Panginoon. At this time, isang malalim na pagsusuko ng buhay para sa Panginoon Yesu Kristo na siya ang unang nagbigay ng buhay para sa atin. Kasi magdidistract ka. Huwag mong titignan ang katabi mo.
baka biglang mapatingin sa iyo, maihiya siya. Bowed in our heads and close our eyes. Hallelujah! Hayaan mo lang pumatak ang luha sa iyong mga mata. At ang katabi mo pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Huwag mo siyang tingnan, hayaan mo siya. Excuses, no reasonings, no alibis. Taas ang dalawang kamay, patungan ng langit.
pastaling anointing. At gusto kong sabihin sa iyo, pagkatapos dito, sasabog ka. At ang buhay mo hindi na magiging kagaya ng dati. Your life will never ever be the same again. Tataas ang grade mo, ang honor mo, ang karangalan mo, ang trophy mo, ang medal mo. Mabibless ka, magpapapromote ka. At gagawinit ka ng Lord more mightily, effectively in this final hour. More souls will come. More revivals will take place. More abasyan na katilaw ang gagawinin ng Diyos. More mightily, effectively in this final hour. Pero huwag mong kalilimutan, meron ang Ama. Magkaroon ka ng humilit, magkaroon ka ng Ama Paglo. Likod ng Diyos. The battle is not yours, but of God. It's not yet over. Ang laban ay hindi sa inyo, kundi sa Panginoon. Hindi matapos ang laban, ang labanan. At sa oras na ito, inuwi na kita ng mas mataas. As a prophetic evangelist in this final hour, more souls are coming, said God. More souls are coming, said God. More revivals are coming, said God. Ora ba shiri santa, ora ba hala ba handa, ora ba hala ba handa. Pakinggan mo ito, magbubukas ang Diyos ng maraming krusada. Magbubukas ang Diyos ng maraming revival meeting. Even churches will open the doors para makapasok ka. Pero i-prepare mo ang pagpasok ng iyong Ama na nasa iyong harapan. Sabagat hindi mo ito makayanin mag-isa. Hindi sapat ang tawag mo, kunin mo at ang iyong anointing. Pero sa mga tingko rito ngayon, itong sinasabi sa iyo ng Panginoon, lahat ng balak mong puntahan at krusadahan, gawin mo na ngayon! Huwag ka nang papatumpik-tumpik pa! At ito ang sabi ng Panginoon, Pastor Boy. Pastor yan, El Pino, Pastor. Ako ang magpuprovide ng lahat ng sanubi. Ako ang magpuprovide ng lahat ng mga instrumento. Ako ang magpuprovide ng lahat ng aangin. Pasukin mo ang dapat pasukin. Sukurin mo ang dapat sukurin. Puntahan mo ang dapat puntahan. Huwag ang mataras. Huwag ang sumuko. Ang laban ay hindi sa iyo, ito yung laban mo. Ilintas mo sila. Save souls as many as you can. And the battle is not yours, but God. And as a man of God in this final hour, as man as a David in this final hour, as Pietro in this final hour, as a prophet boy in this final hour, as a mighty mountain, Arama Santa. Patuloy kang magpapasaya sa kanila. Patuloy kang magpapaligaya sa kanila. Ikaw pa rin ang kanilang Espiritu at naging namin na nasa ilalim mo. At ang pagiging prophetic teacher ay binibigay sa iyo. Sumuyo ang kanina ng Panginoon. Sumuyo ang kanilusubi ng Panginoon. I rebuke all the sicknesses and diseases na inilagay ng Diyos sa iyo. I put health in you. I put life in you. And I put anointing in you. Ang mga totoong lingkod ng Diyos ay pinapadala niya not to curse, but to bless. So I bless you in Jesus' name. I bless all your loved ones and all your relatives, especially your immediate family, your sons, at ang iyong mga ilo. I know you have.
ang ibang pinagdalingan ng talento mo kundi sa Panginoon. At nangangawad ang Panginoon sa paggamit mo ng talento ito para sa kanya. And the Lord is saying about me, you are called for a higher promotion. Ang hinahanap lang ng Diyos ay ang patuloy na humihingi sa kanya. Patuloy na pagbibigay ng buhay.
bilang isang maliit na kabataan lang. Huwag malaya. I-ignore ka nila. I-take for granted. Dahil ito ay isang maliit na kabataan lang. Dahil ito ay isang kabataan lamang sa kanilang mga mali. Tukos, ikaw ay nalimbigan. Dahil sa huli ka panahonan ito, tayo mga kabataan ang gagamitin higit sa pagpapalaghanap ng presensya. Sa pagpapalaghanap ng tayo sa iyo. Pero pagdawin ko sila na kaya kitay for granted dahil ikaw ay isa lang mong kabataan. Kumain mo ka sa mga kapwa mong kabataan at sinasabi ng Panginoon aking kinig sila sa iyo sapagkat ako ay sumasayo. Huwag kang matakot. Sapagkat dahil ito ay isang kabataan at ang Diyos ay sumayo, wala silang magagawa kundi makinig sa iyo at maniniwala sila sa iyo. Thank you.
deeper commitment from you. Pero baong ka na sa utak. Nandito
ikaw ka o nakikinig, manonood ka, wala nakakaalam, bawal ka ng sabutan. Pero inaahang ka ng Diyos. At meron dito, nakikinig at nanonood ka. Patuloy kang naliligaw at naliligaw ng landas at patuloy kang nagpapakaligaw at nagpapakalis ng landas. Kung magpapatuloy ka, ito ang sabi ng Panginoon, mapapariwara ka lang, sabi ng Diyos. At sa oras na ito, tanggapin ninyo ang kagalingan, tanggapin niyo ang ibalahan ng Diyos. Huwag niyong titignan kaliwat ka ng likod at harapan. Baka bigla kang makalpapakal, makatid at mawawala ang focus mo. Huwag mo rin titignan yung katabi mo. Baka mapatilad siya, mag-storm mo pa lang siya. Pero hayaan mo maranasan mo kapangyarihan ng Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. So, Father, let it know! In Jesus' name, the Son of the Living God. So, Father, we bring back to you all the glory. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa Panginoon. At dapat tayo na gusto na hindi kayo lumapit sa harapan. Meron bang nakaramdam na kapangyarihan ng Diyos? Sige nga po, gusto ko lang makita. Ulitin ko ulit tanong. Hindi kayo lumapit sa harapan, pero nakadama ka na kapangyarihan ng Diyos. Pwede bang makita mo yung kamay mo? Yan. Yan. Yung mga nagtaas nga ng kamay na hindi lumapit sa harapan, yan, lapit nga po kayo. Sige, saglit na po. Bigyan ko nga ng mikropono. Ano po ba ang inyong naramdaman? Hindi kayo lumapit dito sa harapan, pero nag-pray tayo at ano pong naramdaman ninyo? Sige nga po. Ikwento lang ninyo. Ano naman ko, medyo hindi naman sa akin, pero naramdaman ko na paaluwag ang pagkakamang ko. Ano po ulit? Maluwag. Maluwag na kalooban na... Maluwag na yung kalooban ninyo. Magaan na. Bakit po, hindi? Anong dahilan? Bakit hindi maluwag, hindi magaan ang kalooban nyo? Hindi sana. Hindi. Maluwag at mataan. Apo, bakit ngayon po lumuwag na? Ano pong dahilan? May problema ba kayo nung nakaraan? Mayroon na yan. Pero sa ngayon... Pinaluwag na ng Panginoon ang inyong kalooban. Nakaka-receive po. Ayun, manakpakan natin ang Panginoon sa mga kasigyan. Isa na nila. Maraming pagsasama. God bless you po. Sister Erika, anong naramdaman mo nung nag-pray tayo? Sige, huwag tayo natatakot. Huwag tayo pinakabahan pag pinaparangalan ng pangalan ng Diyos. Anong naramdaman mo? Nalamdaman ko po yung calling sa buhay ko na magpupusaya ko ng buhay ko na bata pa po pupuntagamit po sa kanila. Oh. So, ilan mo rin yung napin ka dito? Sa'yo mas ko, tayo ka dito. Kaya naman sa likuran, Pastor Ryan, kaya naman sa likuran. Ilanggiyan mo siya sa likuran. Iharap mo siya rito sa akin po. Sa taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Kasi papagamit mo na yung buhay mo sa Panginoon. Yes, so Father, let your mighty paningha pull upon her in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Bigyan mo siya ng promise. Bigyan mo. You will be a singer says the Lord. At hindi ka lang aawit ang sabi ng Panginoon. Magiging leader ka ng maraming kapatahan ang sabi ng Diyos sa buhay. Uwarabak, kumilos ako sa buhay mo, anak, sapagat ito ang plano ko sa iyong buhay. Ang mababaw pa ng tuloy-tuloy sapagat pinigil at tinawag kita naman pa. Nalalaman ko ang iyong pangalan at ang uwarabak siya na naman. Ang pangalan mo ay isa sa mga hinirang at tinawag ko para gamitin sa mas maraming pagkakagamit lalo sa mga kabataan. Kaya naman magpatuloy ka. Kasama mo ko, nasa likuran mo ko, ibahagi mo ang aking salita. Maraming kabataan na makamakita ng pagbabago mo. At silang lahat ay tutunan din sa iyo, sabi ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Sino ba? Meron ko ba gusto lumapit sa harapan ng pagbabato ko sa Diyos? Kung meron, nagtabag pa na lumapit. Kung wala naman, bigay ko na po sa kanilang mikropono. You wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom?
wanna be a part of the dream. Come on, everybody. Joy in the Holy Ghost, righteousness, peace, and joy in